dumating ng mga gemstone sa location. Ang dami dito kasi yung lupa dito sinuro. Tingnan nyo, sinuro yung ano, lupa, naglabasan yung mga gemstone. Ang ilalim pala ng lupa nito marami. Ayan ha. Ayan. Ayan. Ang dami pala dito. Sinuro itong lupa na ito. Tapos na naglabasan yung mga gemstone. Ang dami. Ang gaganda. Ito parang itlog. Bilog na bilog talaga siya. Ayan o. Napakaganda tingnan. Marami nitong mga bilog-bilog. Ayan. Marami. Ayan o. Naglabasan, napakarami. Sa ilalim ng lupa. Ayan. Kulay orange ito. Napakarami. Ayan o. Maganda yung kulay. Rose color. Ang dami, nagkalat lang. Tapos nako. Ang ganda ito, ilagay sa aquarium. Yan o. Oh. Ganitong bato. Ang dami. Yan lang sila. Ayaw ko nang mag-ipon. Ang dami dito mga ka-atoms. Ito mayroong malaki oh. Yan. Parang sandstone. Ito mayroong rose color na quartz. Yan oh. Rose color. Maganda ito pag mabuksan sa ilalim. Rose color ito. Matigas itong quartz na to. Sibin yung hardness. Kaya maganda siyang ikuan sa pindant. Yan o yung color. Rose ang color. Ito naman. Kinis. Ayan. Marami dito mga ka-atoms. Ano na tingnan itong mga bilog na to? Parang itlog. Ayan, ganoon yung ibang kulay. Ayan o. Ito naman, iba rin kulay. Ito naman, iba rin. Pero ang pinakamarami dito yung quartz stone. Napakarami. Ayan. Ayan o. Tama nata ito ng grid ng bulldozer. Puti-puti. Ayan. Bilog na bilog. So ang mga ito, ibig sabihin pala, yung ilalim nitong lupa na ito, maraming mga gemstone. Yung ilalim na lupa na ito. Kaya pala maraming naglabasan.
yung lupa na ito. Yan o. Ang dami. Napakarami. Ito na tumaan ng bulldozer. Puting-puti. Yan o. Iba yung kulay. Ito naman pulang-pula. Ayan mga ka-tabs. Yan o. Palubog na yung araw. Yan, dito lang yan sila, oh. Kasi yung lugar na to, tinambakan yung mga basura. Tinulak ng bulldozer. So, naglabasan yung mga gemstone. Kaya ang dami. Parang nasa tabing ilog. Dami. Pero mas marami yung quartz stone. Nagkalat lang. Ano? Ganda ng kulay. Ito, mayroon yung iba. Ibang kulay ito. Ayan, magandang kulay. Yung makikita ninyo sa labas, may magguhit-guhit. Ganon din sa loob ang kulay nito. Ito yung isa ko. Ah, marami. Napakarami. Ito naman parang marmol. Ang kulay. One eternity later. Katabs, so napakita ko sa inyo yung isang bato na naman. Bato-bato. So, ang batong ito ay isang napakagandang bato. So, ito ay church stone. A type of sedimentary. So, also known as a plant. So, ito yung bato na ito na nagpo-produce siya ng apoy kapag kinikis-kis. So, ito ay isang non-magnetic na bato. At ang tigas nito is 6.5 to 7. So matigas mga ka-tabs. So yung color nito is gray, white, black, brown. Another color due to steaming. Ayan. Nakinis yung ano niya. Grado. Yo. Makinis. Tapos mayroon siyang mga crystal. Dahil ito ay isang microcrystalline quartz. Kaso lang napakaliit yung mga, maliliit yung mga crystal niya dito. Hindi makita dyan. Hindi makita sa camera. Pero sa mata ko, kita ko, maliliit siya. Kumikintab na parang mga bubog na maliliit. Salamin. Ayan. Yung labas niya. Loob. So, ito ay isang semi-precious stone na mayroon din halaga na bato.
di ba't kasing mahal ng diamond or ruby, sapphire at emerald. At least mayroon siyang halaga yung batong ito. Mapapakinabangan at mapagkakakitaan. Yan. Titingnan nyo mabuti. Makinis yung ano na to, bato na to. Yan o, yung grano niya. Makinis. Yan. So, ito yung chert stone. Yan. Kung makikita kayo ng bato na ganito yung grano. Yan, yan. Pinong-pino yung grano niya. Yan ay quartz. Para siyang namamasa mga ka-tabs. Kung titigan mo, parang basa siya. So, yan ay chert na bato. At mayroon siyang pino-pino nga mga kristal. So, kung makikita kayo ganitong bato, itabi nyo na para koleksyon. Okay, so hanggang dito lang muna. Hanggang sa susunod, kita-kita tayo ulit. Ingat po tayo palagi, mga ka-taps. God bless us all.